Hello po, good morning. Naka-encounter na po ba kayo sa inyong sasakyan na mataas ang RPM? So guys, ituturo ko sa inyo kung paano ang gawin. Okay? Samahan nyo ako. Kasi po. Hello po, ayan guys ang RPM ng sasakyan. So sa unang start na ganito. Ayan, at mataas siya ng ganyan. Ayan, ganyan mataas. After ng 3 to 2 seconds, bababa siya ng ganyan. Hindi siya normal guys pag gano'n. Tapos hindi siya nagwa-wild. Yan, nagwa-wild siya ng ganyan, hindi siya normal. So guys, yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. So punta tayo sa makina. Hello po, ito nandito tayo ngayon sa makina. So guys, ang unang check natin yan, ang hose niya sa air filter. Yan, nakalagay naman. So tapos check natin yung throttle body. So guys, ito yung throttle body niya. So ayan, bumabalik naman ng maayos. Ayan. So tapos check natin yung TP sensor. Ayan, nakalagay naman yung connector guys. Ayan. So ito, mabilis ang troubleshoot lang to. Actually dapat ito dalhin sa workshop para pa-diagnose. So guys, to troubleshoot lang to, mabilis ang trabaho. Kapag alimbawa naka-encounter kayo sa inyong sasakyan, tumataas ang RPM, ganito gawin. Tapos guys, check natin yung ayan, check natin tong ayan, yung IC bulb na nakalagay din yung connector guys. So tapos check natin yung PCB bus. Yung PCB bus na to, yung PCB bus nya nandun sa loob na yun guys. Nandun. So padaanan ko yung camera dito, ihilahin ko siya. So guys, tanggalin ko na para ma-check natin ang condition ng hose. Hello po, ito po, natanggal ko na yung PCB hose. Ito po, sira po siya. Yan po, yan po yung condition ng hose. So guys, kapag po ang PCB hose naman ay okay, pwede po tayong pumunta dito sa IC bulb. Ayan. Ito po yung IC bulb niya. Ito po yung TP sensor niya. Yan po. Pwede po panggalingan din yan ng high RPM. Pag tumataas po ang RPM sa unang start. Yan po. Pwede rin po tayong pumunta dyan sa dalawa na yan. So sa, ang unang nakita natin ngayon, nasira, ito lang. So PCB hose lang. So guys, palitan ko na to. Tapos verify natin yung repair. Okay? So guys, ito, ilalagay na natin yung bago. Pagkatapos nun, i-verify natin yung repair. So guys, ilalagay ko muna. Ulitin ko guys ha. Itong tinuturo sa inyo, mabilis ang troubleshoot lang to. Yung nga, alimbawa tumataas yung RPM nyo sa unang start. At na alimbawa naka-idle, mataas talaga RPM. So guys, huwag nyo kaagad dadalhin sa workshop para hindi kayo magbayad ng mahal. So tingnan nyo lang yun muna, yung hose, yun nga yung binanggit ko kanina, tapos yung TP sensor, yun, tapos yung yan, yung connector ng IC bulb. So guys, install ko na yung bago, tapos i-verify natin yung repair. Yun ang troubleshoot na simple lang pero sureball siya. Yun ang tip ko sa inyo guys. So ngayon i-fix ko muna, tapos check natin. Ito po, na-install na natin yung bagong hose. So okay na yung RPM natin guys. Normal na siya. Ito, sa unang start makikita nyo okay na siya ngayon. Yun guys, bumalik siya agad sa 800 RPM. So guys, yung tips ko sa inyo na to, mabilisan lang na troubleshoot to. Huwag kaagad dadalhin sa workshop. Check nyo lang yung PCB hose, yung TP sensor, throttle body, IC bulb,
o yung air filter hose niya, check lang yun. Doon lang pinanggagalingan ng pagtaas ng RPM, guys. So, salamat sa panonood ng video ko. Abangan nyo yung ibang troubleshoot ng kotse. I-upload ko, guys. So, salamat. Bye-bye, guys.